What is up mga person? So for today's video ay andito ulit tayo sa Toyota Angeles para mag-review nitong unit na nasa likod ko. Sigurado ako magugustuhan nyo to guys. Ito ang 2023 Toyota Hiace GL Grandia 2.8 manual. So itong unit sa likod ko, ito na yung current generation natin. Just a quick preview. Ito na yung 6th generation natin sa Toyota Hiace. And na-launch ito noong February 2019 dito sa Philippine market. Ang lahat ng Hiace natin ay nanggagaling lahat sa Japan. Excited na ako sa review natin for today guys. Let's go! So to start off our review guys, dito muna tayo sa front fascia ni Toyota Hiace GL Grandia. So as you can see, yung variant natin ngayon is monotone siya, kaya iisa lang yung color ng body niya. Yung two-tone na variant ay meron siyang gold na bumpers. So sa headlamps niya, meron siyang halogen headlamps. Integrated na rin yung kanyang side turn signal lamps sa kanyang headlamps. So sa bandang baba naman guys, is meron siyang halogen fog lamps with LED clearance lamps. So as you can see guys, napakaganda ng grill niya. Ayan, so meron tayong massive grill. Para sa akin, para siyang Alphard inspired. Ayan, so meron siyang chrome finish dito sa bandang taas and dito sa bandang gitna. And then matte black finish naman yung grills niya sa bandang baba. Kung mapapansin nyo guys, very boxy ang design nitong bagong Hiace natin. So ang mga character lines niya is para sa akin mukha siyang transformer. Mas elegant looking yung itsura niya. Dito naman tayo sa side profile ni Toyota Hiace GL Grandia. So tulad nga na sinabi ko guys, very boxy ang kanyang design, napaka futuristic, kaya lalo siyang nagmuhang robot. Para sa akin ha, at the same time napakaganda rin at napaka elegante tingnan. So dito tayo sa tires niya. So ang tire specs niya is meron siyang 235 by 65 R16. So as you can see, ito yung design ng kanyang rims. Meron siyang two-tone machine cut finish na rims with 6 studs. And syempre yung Toyota emblem niya. And then dito naman tayo sa side mirror ni GL Grandia. As you can see, meron siyang two-tone finish. Sa bandang taas is naka-body color siya. And then sa bandang baba naman is meron siyang matte black finish na side mirrors. At the same time, naka-integrate na rin dito yung kanyang side turn signal lamps. So ito siya. Ayan. And then sa braking system ni GL Grandia, for the front brakes is meron siyang ventilated disc brakes. And for the rear brakes is naka drum brake siya. Sa suspension naman guys, sa front suspension ni GL Grandia ay meron siyang McPherson strut. And for the rear suspension ay naka rigid axle with lift spring. Ito si GL Grandia. So ang sukat naman ng kanyang wheelbase is meron siyang 3,210mm na wheelbase. And for the ground clearance is meron siyang 175mm ground clearance. To continue, dito naman tayo sa rear part ni GL Grandia. So as you can see, para tayong may balikbayan box dito guys, no? Pero ayun, napakaganda rin niya. So dito muna tayo sa taillights niya guys. Bali meron siyang halogen taillights. Ayan, so nandito rin yung kanyang side turn signal lamps. And then dito naman is yung Toyota emblem. Toyota Hiace siya dito. And then meron siyang chrome finish na plate garnish. And then dito is yung GL Grandia badge niya. And then dito naman sa bandang bumper niya guys is meron siyang apat na sensors. So yung dalawang magkabilang dulo is yung clearance sensors. And then yung backup sensors is itong dalawang nasa gitna. And then meron din siyang rear wiper with mist. And then dito rin nakalagay yung high mount stop lamp ni GL Grandia. 1 minute later. So yan guys, sa key fob naman ni Hiace GL Grandia. So as of the moment, hindi lang available yung susi niya na may remote. Bali, keyless entry siya. So hindi siya naka-smart entry. So silipan natin sa loob. Let's go. Okay. So check natin sa loob guys. So ito guys, remind ko lang kayo, dahil manual itong ating unit for today. Ayan, bali clutch start siya. So kailangan naka-depress yung clutch natin. Ayan, bago nating start. Siyempre, make sure na naka-neutral yung cambio niya. So start natin siya. So to start dito sa interior ni GL Grandia guys, dito tayo sa instrument panel niya. So as you can see dito sa bandang left side is nandito yung tachometer gauge niya.
And then sa bandang gitna guys is nandito yung speedometer gauge and yung fuel gauge niya. So dito naman sa right side guys, as you can see, meron siyang digital trip meter. Ayan, so meron siyang clock. And then outside temperature indicator. And then yung temperature gauge, andyan siya. And then yung odometer dito sa bandang baba. And then dito naman guys, sa steering wheel niya is meron siyang urethane finish na steering wheel. Ibig sabihin ng urethane guys is parang plastic material siya, parang leather yung design niya. Yung steering wheel niya is meron din siyang audio switch. So yung audio switch niya guys is magkahiwalay na sila. So dito sa bandang left side is dito yung volume controls niya, volume up and down. And then ito yung phone na logo is ito yung kanyang switch para sa hands-free phone niya. And then dito naman sa right side guys is nandito yung mode. So kung magsiswitch ka ng mode from radio to USB to auxiliary, pwede siya. And then ito yung kanyang selector switch. So kung mamimili kayo ng stations or gusto nyo mamili ng kanta, dito siya. At the same time, meron na din siyang cruise control. And then dito naman sa headlamp switch, ayan, tulad pa rin ng mga conventional na switch ng headlights. So meron siyang automatic headlight, park light, and yung kanyang headlight. Okay? So ito yung fog light switch. Then sa right side naman guys, nandito yung kanyang wiper switch. So same pa rin naman sa mga conventional na switch ng mga wipers. So dito naman guys sa infotainment system ni GL Grandia, bali meron siyang touchscreen display audio. Ayan, so meron siyang USB function, T-Link, radio, and the Bluetooth. Yung USB and yung auxiliary port niya is nandito sila. And then meron siyang volume up and down. And then yung power switch. Ayan, so kung gusto nyo medyo minimal lang yung light, lalo na sa gabi, pwede rin siya. And the home button. And then sa bandang baba niya, kung makikita nyo, meron siyang mga switches dito. So ito yung thermostat. Ayan. And then fan speed ng aircon. Air circulation. So nandito yung mga vent options natin kung gusto nyo sa feet. And then front defogger. So, and then yung rear defogger niya guys, is pipress nyo lang siya. So dito naman sa bandang baba guys is yung traction control niya. So meron din siya mga switch dito. So kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang switch. So yung parking sensors and yung intelligent manual transmission. And then yung switch naman sa rear aircon is nandito rin siya. So yung cambio niya guys, ayan siya. So meron siyang 6-speed manual transmission. So yung reverse niya guys, kapag i-reverse siya, meron siyang parang ring dito. So kung mapapansin nyo, hihilayin nyo lang to. And then, dadalhin nyo siya all the way papunta sa left. And, ayan, naka-reverse na siya. Okay? So, baka manibago tayo. And then, dito naman, guys, is meron siyang tray. Ayan. And, bali, ito yung armrest. At the same time, center console. So, napaka-spacious nitong part na to guys, since wala siyang console dito. So, lalagyan lang siya or tray dito sa bandang baba. Pwede tayong maglagay ng mga valuable items natin or cash. And then meron din siyang bottle holders or cup holders banda dito. So dito naman guys, meron din siyang cup holder or bottle holder dito malapit sa aircon. So magkabilaan yan. The same time dun din sa kabila. So kung mapapansin nyo guys, very straightforward lang naman yung specifications ni GL Grandia. So ito guys yung kanyang rear view mirror. And then meron siyang LED map lights. Ito yung mga switches niya for the individual switch, and then meron din siyang door switch. Okay? And then sa bandang taas, sa head console, meron tayong sunglass holder. Dito naman sa bandang passenger side guys, is meron siyang 12-volt outlet. Meron din siyang bottle holder or most likely siguro cellphone ang ilalagay natin dito. Like for example, kung mag-charge tayo dito. So dito nyo ilalagay yung phone nyo. Okay? So sa dashboard niya guys, ayan. Urethane finish din yung dashboard niya. Kung mapapansin nyo, two-tone yung finish ng ating dashboard. So, meron siyang parang puti dito and then yung parang grayish sa part na to. Same din sa door panel niya. Very premium yung feel niya. So, dito naman tayo sa door panel ni GL Grandia guys. Meron siyang power assist side mirrors. Ipihit nyo lang papunta left kung i-adjust nyo yung sa left. Ayan. Para lang siyang joystick guys. Same as sa right side, ipihit nyo lang papunta right and then i-move nyo lang siya na parang joystick. And then auto-retract side mirrors. Ayan. So as you can see, meron siyang blind spot mirror. So para makita nyo yung mga gutters in case na nagpa-park tayo. So window lock. Ayan, window lock. And then door lock switch. And then yung power window switches. And then sa door handle guys, is meron siyang
silver accent, then yung door locks, then meron din siyang battle holder and the file holders. So yun guys, di lang natin makikita yung design ng kanyang seat since naka-seat cover na yung unit natin. So sa loob guys, is meron siyang fabric finish and meron siyang mixture ng vinyl. Mukha lang siyang leather pero vinyl talaga siya. So sa seats niya guys, is meron siyang 6-way manual adjust. So sa height adjust, recliner, and then yung slide adjust andito sa bandang baba. So dito sa bandang baba guys, kung mapapansin nyo, meron siyang parang lalagyan dito. So dito na nakalagay yung battery ni GL Grandia. So same din sa mga ibang variants like Commuter, Super Grandia. So nandyan na rin nakapwesto yung battery natin. So dito naman guys, the fuel tank release, then yung hood release. And then for the adjustment ng kanyang steering wheel, is meron tayong tilt telescopic adjust na steering wheel. So yung fuel tank niya guys, is nandito siya sa bandang driver. Dito na kayo magpapakarga. Hindi nyo na kailangan pang iabanti yung sasakyan kapag magpapakarga. A few moments later. So yan guys, ipapakita ko naman sa inyo yung second row, third row, and fourth row ni Hiace GL Grandia. So as you can see, ayan, meron na silang headrest. Unlike kay Commuter na bench type pa rin yung seat niya. So ito si GL Grandia ay may 12 seaters. So dalawa sa harap, tatlo sa second row. So total of 5. And then for the third row is tatlo ulit, 8. And then for the fourth row or last row is 4 yung makakasakay. So total of 12 seaters. So check natin guys. So meron din siyang switch ng aircon dito. Iba pa yung nandoon sa bandang harapan. Ayan siya. So aircon vents guys, nandito siya. As you can see, standing at 5'8.5, napakaluwag, napakalapad ng kanyang legroom. And then meron din siyang assist dito sa bandang pinto para halimbawa kung merong mga PWD or mga bata, meron din silang grip para madali silang makasakay. So sa side na to guys, is meron siyang Type-C port. So meron din siyang battle holders dito sa side na to. And then check naman natin sa third row. So dito naman guys sa third row, ayan, napakaluwag pa rin. So ito yung legs ko. As you can see, 5'8.5. Relax na relax ang aking position. So sa likod ng mga seats ng second row, is meron silang battle holders na foldable. And then meron silang cargo net holder. And then meron din silang charger doon sa bandang dulo. Type-C charger din sila guys, katulad nung pinakita natin sa second row. Itong si GL Grandia guys, may total of 6 speakers. Ayan, dalawa sa harap. Then dalawa dito, ayan, sa head console. And then meron din siya dito sa bandang third row. Bali ang mga seats niya, nagre-recline din sila. So meron din silang recliner. Ayan, same din dito sa third row. So yung jack natin guys, is nandito siya sa baba ng stepboard, ayan, ng second row. So meron siyang jack and yung mga tow hitch niya. Okay. So silipin naman natin yung fourth row niya guys. Ayan, napakalaki ng pinto. So kung dapat maingat din tayo magbukas ng mga pinto guys, kasi kung hindi, baka may tamaan tayo. So yung seats ng fourth row natin guys, is na-fold sila. Ayan, so bago natin ibaba, make sure na naka-engage itong ayan, lock niya. So magaan na lang siya, hindi talaga siya babagsak. Ayan o, kung sana siya maglalock. So para i-release yung kanyang 4th row seats, ayan, so meron siyang lever dito na color orange. As you can see, iangat nyo lang to para i-release siya paangat. So medyo may kabigatan lang talaga yung seats niya since wala pa siyang damper. And then dito sa bandang baba is nandito yung mga tools niya. Ayan. So basic tools, nandito sila. And then dito is nandito yung spare tire release natin. So para siyang niroroskas. So meron tayong tool doon para ma-release yung spare tire natin. So yan guys, dito naman tayo sa engine ni Hiace GL Grandia. So sa engine model niya guys, is meron siyang 1GD FTV engine. And then, meron siyang 4 cylinders inline type, 16 valve DOHC. So, sa displacement naman niya guys, is to be exact ha,
meron siyang 2,755 cc. Usually kasi niraround off na natin yan, total of 2.8 liter displacement. Then meron siyang maximum output na 176 horsepower at 3,400 rpm, and then meron siyang maximum torque na 420 newton meter of torque at 1,400 to 2,600 rpm. Ang fuel type niya guys is diesel siya. Also dimension naman guys ni GL Grandia ay meron siyang 5,265 by 1,950 by 1,990 millimeters. And guys, so sa fluids naman, so andito yung brake fluids, power steering fluid, dito rin yung windshield washer and the coolant. So dito guys yung kanyang dipstick. So pag mag-check tayo ng oil, meron din siyang 6-speed manual transmission. Itong si Toyota Hiace GL Grandia ay available in 3 colors. So itong ni-review natin guys is silver mica metallic, black mica metallic, and then yung 2-tone variant natin na luxury pearl toning. Si Toyota Hiace GL Grandia 2.8 manual ay may tag price na 2,190,000. Syempre additional 15,000 kung yung 2-tone variant ang i-avail natin. Pwedeng-pwedeng pang pamilya, pwedeng-pwedeng pang negosyo, or kung saan nyo mang gustong gamitin guys. Dahil napakasulit talaga nito ni Hiace GL Grandia. So alam nyo naman yan guys, medyo matagal na to sa market at never tayong binigo, lalo na sa performance at fuel efficiency niya. So yan guys, that's all for today's video. Siyempre, don't forget to follow my social media accounts, FB page, YouTube, TikTok, Louie Castro TV. And don't forget to click the notification bell para updated pa kayo sa ating susunod na videos and uploads. Special shoutouts nga pala kay Miss Julie Chu. Thank you for patronizing Toyota. God bless. So that's all guys. Let's go.